Kamusta mga kagima? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya, pangil ng kidlat na tumagos sa bato at taglay nitong bertod at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Bago ko umpisaan ang ating video talakayan ay gusto ko po munang magpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa aming YouTube channel, sa lahat na nag-like and subscribe at especially sa nag-join sa aming membership offer, maraming salamat po mga kagimat, at sa lahat ng ating mababait na mga customers sa ating shop doon sa may Shopee sa Agimat 13JF, maraming salamat po mga kagimat sa walang sawang pagtatangkilik ng aming mga agimat kalikasan na napos sa aming shop. Maraming salamat po mga kagimat. Ang mutya pangil ng kidlat na tumagos sa bato din ng kanyang aura ay napakabihira na masagap o makita. Dahil karamihan kung sakali tatama man ang mga kidlat sa isang bato o puno ay kaya nitong wasakin o upusin sa taglay nitong nagdabadabang apoy. Kaya kung sakaling swertihin na makakita kayo ng pangil ng kidlat at ito'y nakatagos sa isang bato ay kunin niyo kagad at itago lamang sa itim o pulang tila para mas lalong lalakas ang taglay niyang mahikagahum. At kung masapu umakita man itong sahing agimat ay napakaswerte dahil ang aura nito ay malakas na kombinasyonis ng kidlat at lusot sa batong aura gahum. Ang mutya na ito ay nakuha namin ng mga babaylan unom sa isang pinakamariit at masiok na kagubatan dito sa aming isla sa Panay. Ang mutya ay ginagabayan ng tatlong mga mapagros o malalakas na mga putiang inkantuhanon. Kung makikita natin ang aura ng agimat ay lehitimong tinagos ng pangil ng kidlat ang isang matalinhagang bato na matigas. Ang mutya ay may kakayahan na umiiba ng kulay at lumalaki din ito ng kusa at nakadepende kung saano natin alagaan ang ganitong sahing sangkap agimat. Ang mutya pangil ng kidlat na tumagos sa bato ay may kakaibang gahum mahikabertod. May mabisang gamit bilang malakas na pangpinuder, pangpanagang, linusutanon at pangbinakod na mahikagahum. Ang pangpinuder na gamit nito ay hindi ka matatablan o malulusutan ng mga mahikang itom, katulad ng mahikang paktol, mga barang, mga kulam, mga hiwit, mga kilkig na halit, mga sumpa na ginamitan na may kang lupanaan at inililiwas ka din ito sa mga mapinsala at critical na mga sakit. At kung sakali naman na may sakit kang nararamdaman bago mo pa naging tangan ang agimat na ito ay may kakayahan ito na unti-unting pahupain ang nararamdaman mong sakit mga kagimat at maibabalik sa wastong kalusugan ang iyong katawan. Ang pangpanagang naman na gamit nito ay may malakas na pangharang at pangsupil sa mga masasamang elemento, masamang espiritu at sa mga masasamang aurang tao at sa mga demonyo. Ang pangbinakod naman na taglay mahika nito ay nakakamanghang mahika na kusang lumalabas sa aura na may nag-aalaga sa ganitong sahing agimat. Malakas na pangbinakod na kusang dumadagdag sa lakas ng katawan, kusang pinapaakdibo ang isipan, kusang pinapatalab ang bilis at liksi ng galaw,
Kung buo ang paniniwala mo sa ganitong agimat, ay mas lalo pa itong lumalakas, mga kagimat. Ang mutya ay may mabisang gamit din bilang pampaswerte sa kahit anong uri ng mga negosyo. May bertod din ito na kahit gaano pa kahirap na ang mga pagsubok na darating sa iyong aura ay kaya mong malulusutan. Matapang mong malulusutan dahil sa gahom ng agimat na tagus o lusot, mga kagimat. Nakakatulong din ang bertod ng agimat na ito sa pagpataas ng posisyon o rangko para sa iyong trabaho, pampaswerte sa pag-apply ng trabaho at mag-ibang bansa. May kagahom din ang mutya bilang kaligtasan sa biyahe, sa kalupaan, biyahe sa impapawid at biyahe pang kadagatan. Pinaliliwas ka din ito sa mga hindi inasahang mga panganib at mga sakuna. May taglay na kabal at kunat na ang buong katawan at kusang gumagana ang kanyang mahikagahom o bertod kapag may hindi inasahang mga pangyayari, mga kagimat. At pampaswerte din ito kung kukuha ng mga pagsusulit o mga board exam. Sa mga bawal nito ay bawal na ilagay o ibabad sa langgaw o suka dahil malulusaw ang taglay niyang bertod, mga kagimat. Bawal dalhin sa simenteryo lamay, bawal kang mahakbangan kung suot mo ang mutya, bawal makipagtali kung suot ang agimat, kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang, mga kagimat, ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura para manumbalik ang taglay niyang mahika gahong. Ang sangkapagimat na ito ng aming makita at makuha ay tinipon silang lahat at binasbasan ng mga sagradong ritual, babaylan unom, upang sila ay malinis at malikop sa puti ang virtudis maika gahom. At sobrang dami pa nito magagawa, mga kagimat, na madiskubrihan nyo mismo kapag sakaling tangan o alaga ang ganitong sahing sangkap agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo, mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga puti ang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudes niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.